Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update kay Chris Aquino. Hindi mahanap kung saang ospital naka-confine si Chris Aquino. Muling nagbigay ng update ang veteranong columnist na si Christopher Min tungkol kay Chris Aquino. Ayon kay Christopher Min, maging ang mga Filipino medical workers sa Texas ay clueless or di alam kung saang ospital kasalukuyang naka-confine si Chris Aquino. Meron akong kaibigan na nasa Dallas, 3 hours away from Houston. Siya ay isang head nurse, pero wala siyang clue kung nasa ang ospital si Chris Aquino ngayon. Kasi doon pala ay hindi po pwede na i-divulge ng ospital kung sino-sinong pasyente ang naka-confine, ani Christopher Min. Hindi rin po pwedeng sabihin kung ano yung diagnosis, yung treatment, yung mga sinasailaliman ng mga procedures kasi bawal yun sa kanila dahil sa kanilang tinatawag na Hospital Insurance Portability and Accountability Act. Tinanong naman ng veteranong columnist at co-host ni Christopher Min na si Morley Aliño. For short, ano yun Ate Christy? Walang kalayaan ang kahit sino na maglantad o maglabas ng balitang anuman tungkol sa isang pasyente unless protektado ang ospital kung ang mismong pasyente ay nagbigay ng written consent sa ospital na pwedeng sabihin ang kanyang sitwasyon, ang sagot ni Christy. So Ate Christy, yung kay Chris Aquino, siya mismo ang ayaw talaga niyang ipaalam? Tanong din ni Morley. Maaring ganon kasi ang daming reporters na nagtatanong doon. May mga nagpadala na raw ng mga reporters ng iba pang network. Talagang ginagalugad nila yung mga ospital kung nasaan si Chris Aquino. Negatibo, ang sagot naman ni Christopher Min. Narito ang buong pahayag ni Christopher Min. Marami po tayong mga kababayan, mga kachika na nagtatrabaho sa Amerika. Maramihan po sa kanila yung mga doktor, mga nurses, mga nagtatrabaho po sa maraming ospital na nakakatutok sa mga vlogs dito sa Pilipinas, mga kwento at mga balita. Pero alam mo, sila mga nagpapakamarites, nagtatanungan sila kung nasaan si Chris Aquino. Eh kasi naman, di ba alam mo naman ang Pilipino, kahit sang lupalop ng mundo, sulok ng mundo, may Pilipino. At Chris Aquino naman talaga. Yeah. Alam niyo po mga Pilipino, kumbaga po para tayong kangkong, kahit saan po tayo itapon, tumutubo po tayo. Kaya mga Pilipino, sa iba't ibang dako ng buong mundo, buhay na buhay at magagaling. Yes. At sila pinipili ng mga magiging employer. Mas sila sisipa ng mga Pilipino. Oo. Meron akong kaibigan na nasa Dallas, 3 hours away from Houston. Siya ay isang head nurse, pero wala siyang clue kung nasang ospital si Chris Aquino. Maging yung isang anak-anakan ko, nakilala nyo na siya. Sa Amerika naman siya, nagtuturo sa UCLA, si Ruth De La Cruz. Hindi rin nila alam kung nasaan si Chris. Clueless. Clueless sila lahat. Kasi doon pala ay hindi po pwede na i-divulge ng ospital kung sino-sinong pasyente ang naka-confine. Ay, bakit Ate Christy? Hindi po pwedeng sabihin kung ano yung diagnosis, yung treatment, yung mga sinasailaliman ng mga procedures. Kasi bawal yun sa kanila. Privacy daw yun. Dahil sa kanilang tinatawag na, ayan o, ano nga ito? Yung Hospital Insurance Portability and Accountability Act. For short, ano yun, Ate Christy? Walang kalayaan ng kahit sino na maglantad o maglabas ng balitang anuman tungkol sa isang pasyente unless protektado ang ospital kung ang mismong pasyente ay nagbigay ng written consent sa ospital na pwedeng sabihin ang kanyang sitwasyon. Ito written talaga. So, Ate Christy, yung kay Chris Aquino, siya mismo ay ayaw talaga niyang ipaalam. Maaaring ganun. Kasi daw ang dami reporters na nagtatanong doon. May mga nagpadala na raw ng mga reporters ng iba't ibang network. Talagang ginagalugan nila yung mga ospital kung nasaan si Chris Aquino. Negative. Oo, kasi magmula nung punta sa Houston ay wala na tayo narinig eh. Pati yung mga post ni Chris na dating nagpo-post-post naman siya. Ngayon nawala na talaga ito. Ang alam lang natin yung sinabi ng ating source na tinitingnan pa ang kanyang vital signs. Diba? Inihahanda pa lamang siya para dun sa mga proseso na sasailaliman niya. Bukod doon, wala pa rin post si Chris mula nung umalis siya. Naku, kaya huwag kayo nagpapaniwala
mula sa mga ibang vlogs, ha, wala pong nakakaalam kung nasa ang hospital at kung ano talaga ang karamdaman ni Chris. Ultimo, mga kababayan po natin, doktor at nurses na kalat-kalat sa iba't ibang lugar ng Amerika, wala po silang kumpirmadong detalye kung nasaan si Chris Aquino at sino ang mga doktor na namamahala sa kanyang gamutan. So baka may maglalabas ang vlog, mawawala si Chris Aquino. Pwede. Pwede. Alam niyo, iba talaga kayang-kayang mag-imbento. Oo. Kami po, ang aasahan namin, yung mula mismo kay Chris Aquino, yeah, dahil siya lamang at tanging siya lamang ang makapagbabahagi sa atin ng kanyang sitwasyon sa Houston, Texas, dahil siya nakakaalam ng kanyang kondisyon. Kaya abang-abang lang tayo sa post ni Chris Aquino. And of course, ipag-pray natin. Yun pa rin. And Dr. Chris. Chris Aquino, we are here to pray you. To pray for you. To pray for you because we love you. We love you. Because we love you. Pwede bang double S na lang? Walang S. Because we love you. Sige. Because we love you. Ayan. Keep safe and be good. No. Stay happy. Eat well. Oh. And drink well. Siyempre, pag kumain, iinom at iinom. Oo nga naman, pagbababa. Drink your medicine and please, don't worry here in the Philippines, particularly on your sons, Josh and Bimbi. Wala dapat intindihin si Chris dito. Kasama niya sa America so, si Josh. Don't worry because Josh and Bimbi are there in America. So, no problem at all. Ayan, pwede na. Ilabang mo yan. Ang ganda-ganda talaga. Basta, patuloy pa rin po ang aming ideya na ibahagi sa inyo ang isang pakiusap na ipagpatuloy pa rin po natin ang pagdarasal para sa maagang kaligtasan ni Chris Aquino. Oh, yun naman talaga. Diba? Ang mahalaga, naroon na siya at nasaan man siya doon, ang mahalaga, ginagamot na siya. Sana lahat ng proseso na gawin kay Chris ng mga doktor maging epektibo para mapaaga ang kanyang pagkali. Sana lang, Ate Christy, makita natin si Chris Aquino na masigla na siya. Oo naman. Nagdagdagan ng tinda. Talaka pa ng talak, chika ka pa ng chika. Sige okay na. Okay lang yun. Ang importante, bumaling ka. Oo, madagdagan ng timbang mo, pumayos ang sitwasyon mo, gora lang ng gora, kahit ano pa gusto mong i-post. Basta, ingat-ingat, okay? Samantala, maraming tagahanga daw ni Chris Aquino ang labis na nag-aalala sa kanyang kalagayan at patuloy na nagdarasal upang siya ay gumaling. Ito ay ayon kay Lolit Solis. Sa isang post sa kanyang Instagram account, sinabi ng veteranong kolumnista sa showbiz na si Lolit Solis na hanggang ngayon ay marami pa ring fans si Chris Aquino. Talaga namang marami pa ring fans si Chris Aquino, Salve. Mayroon pa rin talagang worried na worried sa kalagayan niya at nagdarasal sa kanyang paggaling, ani Lolit Solis. Sinabi rin niya na si Chris ay parang isang anak ng bayan dahil marami ang nakatutok sa kanyang kalusugan at kasabay nito ay nagpahayag ng pag-asa na magkakaroon siya ng maayos na paggamot upang siya ay gumaling. At talagang parang anak ng bayan si Chris dahil lahat halos tutok sa kanyang health. Sana naman maayos na ang paggamot sa kanya at mahanap ang makakagaling sa sakit niya. Dagdag pa niya. Sinabi pa ni Manay Lolit Solis na si Chris ay isang mabuting pasyente na palaging sinusunod ang payo ng doktor. Kaya naman umaasa siyang bumuti ang kanyang kalagayan, lalo na at marami ang nagdarasal sa kanyang mga fans na gumaling siya. Mabait na pasyente si Chris Aquino. Sinusunod ang utos ng doktor. Iniinom ang dapat na gamot. Sana nga this time, maging maayos ang kondisyon niya dahil ang dami nang nagdarasal sa paggaling niya. Ani Lolit Solis. We love you, Chris. Stay fighting. Kaya mo yan. Dagdag pa ni Lolit Solis. Matatandaang ang huling post ni Chris Aquino sa kanyang Instagram post ay ang pamamaalam niya sa kanyang mga malalapit na kaibigan bago siya pumunta patungong Houston, Texas, USA. Narito ang buong pahayag ni Chris Aquino. Maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for my recovery. Here's the truth as explained by my attending physician, Dr. Nino Gavino, an exceptional Filipino-American doctor based in Houston who successfully diagnosed what's really wrong with my health.
I'll miss you, my friends and followers, very much. Time is now my enemy. Naghahabol kami hoping na wala pang permanent damage to the blood vessels leading to my heart. So many people to thank, but I choose to do that privately. Hashtag grateful for now and the next few years. Sadly, it's goodbye. Praying na kayanin ng katawan ko itong matinding pagsubok. Kahit 17 hours away na kami nila Kuya Josh and Bean to fly to, and the Pacific Ocean separates the Philippines from United States of America, I'd still like to end this with hashtag love, love, love. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.